gusto niyong makamit itong 2024? Hindi ko po alam po eh. Hindi niyo nag-alam? Mm-hmm. Okay lang. Hindi ko pa rin po alam. Hindi pa rin alam. Sige, okay lang. Pero sa tingin niyo, tanong ko lang, kayo ba'y masayahin ba kayo o malungkutin ba kayo sa simula nitong 2024? Masayahin po. Masayahin naman. Masayahin naman po ngayon. Eh, tanong ko lang, paano natin po masasabi, bakit po ang isang tao ay malungkot o malungkutin? Ano kaya po mabigat na dahilan po kaya? Pwede pong about din po sa school or sa family problems din po mag- Same answer. Okay, ito. Sa tingin nyo niniwala kayo kasi sabi ng mga ilang Pilipino, kaya daw isang tao ay malungkot o malungkutin ay dahil wala pong pera. Niniwala kayo yan ang dahilan kung bakit isang tao ay malungkot. Walang pera. Opo, naniniwala po ako. Niniwala kayo? Opo, ganun din po talaga. Naniniwala po. Ganun. Pero tanong ko lamang, ano bang gusto niyo ba sa buhay talaga? Yung pang mahabaan talaga? Yung meron ba kayong makakasama talaga sa buhay o gusto niyo mapag-isa? May makakasama po habang buhay po. Ganun din po, may kasama po sa buhay. I see. Sa tingin niyo kaya, gusto niyo ba itong ating panahon ngayon na kung saan eh puro teknolohiya na ba talaga yung ating ginagagamit o gusto niyo minsan bumalik sa dati talaga? Medyo ganun po, yung medyo babalik sa dati kasi medyo nakakalungkot lang po. At puro teknolohiya po. Okay po kaya? Maganda din naman po yung ngayon pero mas maganda po nung last. Yung dati talaga? Opo. I see. Ito. May mga ibang kanito na tanong, mabilis lang po ito, pero sunod pa ito, no? Ito, simpleng tanong ko po ito, ha? Kayo ba isang mabuting tao po? Hindi ko po sure. Opo nang. Okay po. Tanong ko naman, para di mo masasabi po kung isang tao po ay mabuti? Magay, ano po, natulong sa kapwa, na about sa magulang po yung laging natulong po. Ganun. Kayo po, ya? Maging mabait po sa ano, sa ibang tao po. Tumulong po sa ibang tao. Ito, tanong ko lang po. Mahilig ba yung magbasa ng dictionary? Tanong lamang po. Hindi po. Hindi din po. Pero nakapag-search naman kayo kay Google? Yes po. Pag hindi nyo alam ang meaning, no? Okay, bigyan ko kayo ng konting trivia o konting kalaman. Libre lang po ito, no? Pag sinabi daw na mabuti o good, ito daw ang tinatawag na moral excellent o morally upright. Ibig sabihin po daw ng moral ay ugali muna ng tao sa pansarili. Na parang sinasabi, walang ginagawang masama, krimen, at wala daw sinasaktan na tao kahit sanggol. Pero tingnan natin po itong mabibilis sa tanong kung talagang tutugma, kagaya nito. Kayo po ba ay nakapagsinungaling po sa tanan ng buhay niyo po? Opo naman po. Opo. Yun nga po ang problema, no? Kasi yung una po matututo ng bata ay magsinungaling at lahat po talaga tayo dito ay guilty. Pero ito po, kayo ba ay nakapagnako po ni isang gamit? Kahit po ni lapis, ballpen, barya, kahit ano pang halaga yan? Ano po yan? Ulitin ko po. Kayo ba ay nakapagnako po ni isang gamit? Kahit po ni lapis, ballpen, kahit ano pang halaga po yan? Kahit yung nasa internet? Minsan po, nalilimutan lang po ibalik yung isang bagay. Ano po? Opo, dati, nung bata po. Yeah, no? Imagine nyo, andyan na yung police station, no? Kunwari malalang batas na yan, baka wala na pong tao dito. Baka nga 1 piso, nagsumbong na, hindi sa mugo, sa police na. At tayo ay kulong na kaagad. Hindi sira na agad yung pangarap. May isa nga na-interview ko, kagaya yung tanong na yan. O nga, no? Hindi na ako makakapag-college na daw, wasak na pag-aaral dahil lang doon sa ganong pangyayari. Kaya kasi daw may isang tao doon nakakapag-nakaw, eh dahil hindi daw sa presyo. Gusto nila isang bagay nang walang kahirap-hirap. Yun nga lang, eh lahat talaga tayo dito ay guilty. Pero ito po, kayo ba ay nakaranas na magalit sa isang tao minsan? Opo. Opo. Nawawala ba stress natin pag tayo nagagalit o lalong tumitindi po? Lalo pong tumitindi. Ganun din po, lalo lang din po. Siyempre, oo naman eh. Pag tayo nasasaktan, siyempre magagalit. Alam mo po tayong tatawa, hungingit eh. Pag tayo sinasaktan, baka baliw na po yung tao at sinasabing hindi siya nasasaktan pero ang matindi doon, yung alamin na nanahimik na tapos biglang magwawala, magtutulak na lang, mananapak na lang, yun yung delikado. Kasi may sinasabi kasi na hindi din kailangan daw manaksak, sampalin o baralim isang tao. Magtahimik ka lang daw ng galit, di mo kailangan magmura,
eh parang nakapatay na po tayong tao pero hindi po literal, galing sa ating puso. Yun nga lang ang problema, lahat talaga tayo dito ay guilty. Pero ito po, nagagamit nyo ba minsan ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan? Minsan pag kayo nagugulat na Papa o M, alam nyo na po yun? Minsan po. Nagagamit nyo minsan? Opo. Palagi po. Palagi. Okay, tanong ko lang, mahal nyo po ba nanay nyo? Super po, mahal na mahal po. Sobra po. Sobra. So halimbawa, nag-enjoy nga kayo dito sa magandang panahon ngayon dito sa parke, no? Eh kunwari lamang, huwag naman po sanang napuwing ang mata nyo dahil sa malakas ang hangin. Tapos ganito ang mangyayari, nagkatawanan kayo, medyo nagkonting murahan, eh instead na pangalan ng Panginoon ang ginamit nyo pang gulat, eh ginamit nyo ang pangalan nanay nyo na wala namang kinalaman sa pagkapuwi ng mata nyo at kayo wala naman sa bahay. Eh tanong ko lang ay napakasimple, o wala nabanggitin nyo ang pangalan nanay nyo bilang panggulat lamang kahit wala naman siyang ginawa sa pagkapuwi ng mata nyo dito? Hindi po, kasi parang asama lang kung pakinggan kasi nagagamit po yung nanay po. Hindi po, kasi po bigla-bigla na lang po yung nasasabi. Tama naman po sagot nyo, kalokohan po yung nanay nyo yun. Kahit nga atasin ng tao, sabihin nyo, mag-aawil lang po kayo dyan. Pero para mas lang nyo maintindihan, ganito lang yan. Mahilig ba kayo marad ng pelikula minsan? Opo. Hindi po. Hindi. Pero familiar ka sa mga eksena, yung kunwari nagmumura na lang, minura na lang ang Panginoon, kunwari nadapa lamang, minura na lang ang Panginoon, kahit wala namang kinalaman sa pagkadapa, familiar ka sa mga ganun? Opo. Tama, narinig mo yung mga ganun? Opo. Yan, ang tawag kasi po doon, blasphemy o pambabastos. Pambihira, pangalan ng Panginoon, binabastos ng ganyan-ganyan. Yan yung isang dahil na kung ba't ako yung naman doon pelikula, kasi ang sakit sa tingin yung ganun. Kasi kahit ba hindi mo panorin ganyan, ang problema, hindi mo maiintindihan yung isang eksena kasi maririnig mo. Ang tao kasi doon ay blasphemy o pambabastos. Kasi ang Panginoon po ang naglikha ng mabuti pero hindi po siya din sa inyo para murahin na lang lang siya. Eh ang problema po, dahil sa kultura, halos lahat talaga tayo dito ay guilty dito. Ito po yung ilan sa mga tanong na to, ito ay para hindi ko pa ihusgahan from the first place. Ito po ay para lang malaman kung tayo po isang mabuting tao. Eh halimbawa, kung tayo po ay mamamatay, hindi po to pananakot, tataharap tayo sa judgment day sa Panginoon, kayo ba'y nag-guilty o innocent po kayong tao? Hindi ko po. Hindi ko po masasabi. Hindi nyo masasabi, okay? Guilty po. Guilty. Tanong ko lamang, saan ka kayo pupunta kung sakali? Sa langit ba o sa impyerno? Hindi po lupa? Hindi rin naman po masasabi kung saan mapapapunta. Hindi masasabi siya. Understand? Kaya kaya? Siguro po, pag di po gumawa ng tama, sa impyerno po mapupunta. I see. Pero tanong ko lamang po sa inyo, kayo ba'y nag-aalala na maaari kung kayo doon pupunta? Opo, nag-aalala po. Okay, ganito. Bigyan ko kayo ng mabilis na halimbawa, no? Kunwari may isang criminal, kunwari. Nakapatay siya ng tao o nagnako siyang pera sa bangko. Nauli siya ng pulis at ito po ang sasabihin niya. Judge, pwedeng sabihin ng unang eksena, ako po ay guilty sa nagawa ko. So, halimbawa, isang criminal naman, sasabihin niya, Judge, mukhang hindi po sigurado kung talaga mali ang ginawa ko. Kaya po ako nakapatay kasi dumilim lang paningin ko para nangangatwiran. O kaya ako nakapagnakaw kasi kailangan ko lang po ng pera at gipit na gipit. Pero sasabihin ng judge, hindi po pwede yung paliwanag mo kasi may batas. Kailangan mo pagbayaran, kailangan siyang itapon sa kulungan kahit ano pa ang kanyang paliwanag. Kasi sabihin niya hindi siya niniwala sa kulungan, eh hindi mo pwedeng baliktarin ang reality kasi ando pa rin yung kulungan kahit anong gawin. Tama po ba? Opo, tama po. Tama po. Eh yun nga po, kagaya ng sabi ng inyong kasama dito, eh dapat po tayo mag-alala kasi buhay po ating pinag-uusapan. Tanong ko lamang, mahal niyo po ba sarili niyo? Opo naman. Sobra po. 100% yan? Opo. Opo, sobra po. Well, abuti po kung ganun, no? Kasi tayo po hindi talaga perfecto. Pero hindi ibig sabihin po na pag nakagawa ng mali, gaganan na kaagad. Kasi hindi po yung solution yun. Tayo po talaga ay mahina kasi sabi sa Biblia, ang mga tao nagsinungaling, nagnakaw, nagtanim ng galit, at yung mga nagawang kasalanan, eh ang justice po ang Panginoon ang ipapataw sa atin. Kaya lahat talaga tayo ay sa impyerno. Hindi lang kayong dalawa, pati ako sa impyerno. Kasi lahat po talaga tayo dito ay guilty. Pag may nakita isang tao nagmamalinis at sinasabi nila sila ay mabuti in the sense na wala daw silang ginagawang kasalanan pero deep inside meron, ang niloloko po nila ay sarili nila, pati ang Panginoon. Kasi ang Panginoon po ang bahala sa kanila. Yun nga lang ang problema, eh, ang buhay po natin napaiksi lang talaga. Kagaya nito, kayo ba'y natatakot sa kamatayan?
Medyo po. Medyo. Opo. Kung kayo ba'y pagbibigyan ng pagkakataon, kunwari, kunwari lamang, no, wala namang mali dito, ilan pa kayang taon ang gusto niyo mabuhay? 100 years? 1 million years? Forever? Tanong lamang. Kung pwede lang po sana, panghabang buhay po. Panghabang buhay, no? Ganon din po, panghabang buhay po. Eh, ang problema ay ganito, alam niyo po ba hanggang kailangan mo buhay? Hindi. Hindi po. Yun nga po ang problema, no? Hindi ko mga kayo tinatakot, no? Huwag kayo magalala, hindi po manguhula. Lalo kagaya nito. Eh, El Nino na, medyo mainit ang panahon. Uso rin yung heat stroke. Minsan, kahit akala mo okay lang yung isang tao, yung pala, biglang huli na palang araw. Kaya, di natin alam na pwedeng gamitin na lang ito ng Panginoon na may expiration po ang ating mga buhay. Eh, hindi ko para takutin sa inyo, pero kundi makita natin ang buhay ay may buhay at merong patay talaga. May liwanag, may dilim. Kasi ang isang tao pong hindi niniwasa ganyan, eh, kahit po anong gawin niya, yun pa rin po mangyayari. Kaya ang Panginoon po, galit siya sa mga, sa kasalanan at mga kasalanan tulad natin. Kahit hindi ko kayo kilala, hindi ko kailang pangalan nyo, pero tao po kasi pinag-uusapan dito. At ang iksi po talaga ng buhay. Kagaya lang nito, kunwari lamang, no? May namatay na isang mahal sa buhay at biglang may dumating na panibago. Eh, ang tanong ko ay ganito lamang. Sa tingin nyo, pares pa rin ba ang mukha niya? Hindi po. Hindi. Hindi na po. Kasi talagang lahat po tayo unique. Kahit po magkambal ng isang tao, magkaiba naman sila ng DNA nila. Kaya yun nga ang punto, lahat po tayo ay unique. Kaya dapat natin pahalaga ng ating buhay dito dahil hiram lamang. Pero bagamat nakakatao talaga na sa impero talaga tayo tatapon, eh pwede naman po magbago ang lahat-lahat kapag narinig natin tong salita na to. Narinig niyo ba yung salitang mercy, M-E-R-C-Y? Opo. Mm-hmm. Hindi pa. Hindi. Ano kaya sa Tagalog nun? Parang nagmamakaawaw. Okay, come any guess? Okay, sagot nyo, tama, i-share nyo na yan ganyan, no? Pag sabi ng mercy, ay awa. Sabihin, pwede tayong humingi ng awa sa Panginoon na inamin natin na tayo po yung makasalanan. Inamin natin na tayo po yung mahina at humingi po tayong tulong sa Kanya. Dahil po ang Panginoon, bagamat galit siya sa atin dahil tayo po yung makasalanan, pero mas nanig naman po yung kanyang awa at biyaya. Ibig sabihin, mas gusto po ng isang ng Diyos yung tao humingi sa kanya ng kahabagan o awa. Kasi talaga hindi kayang iligtas ang kanyang sarili sa kapahamakan. Kaya kapag isang tao humingi ng awa sa Panginoon, eh pwede po magbago ang takbo ng buhay at ang nangyari niyang kaso. Nalito po ang tanong, ano kayang ginawa ng Panginoon sa ating lahat upang hindi tayo itapon sa impyerno at tayo po yung makalispo sa judgment day? May niisip po ba kayo? Naisip ko lang naman po yung sundin po yung lahat ng utos po. Okay, kayo kaya? Kung gagawin po yung ano, mga dapat bago. Okay, ganun. Sige, ganito, tanong ko lamang. Ano bang meron noong December 25 dati? Pasko po. Pasko? Pasko po. Mas maraming pa po doon. Ano kayong pinagdidibang ng maraming Pilipino? Ito. Paano? Yung mga push Araw ng di ko po sirit na. Sirit na po. Okay lang, naiintindihan ko naman. Ito tanong. Ganito yan, sorry, hindi pala tanong. Kilala niyo ang Panginoong Jesucristo? Opo. Opo. Yan yung daylan kung ba't maraming Pilipino nagdidiwang. Kasi yan yung daw yung sinasabing kaarawan. Na yan yung daylan kung bakit maraming tao nagdidiwang nung Pasko. Na tayong lahat ay makasalanan, di lang sa Pilipinas po, pati sa buong mundo. Tama po ba? Opo, tama po yun. Opo. Pero po, ang ginawa po ng Panginoon sa Kristo, binuwi siya po yung kanyang buhay dahil gusto niya pong magmalasakit sa lahat-lahat. Yan yung sinasabing unconditional love o yung pag-ibig na walang kapalit. Gusto niya pong tumulong. Ika nga, kung gagamitin ko pong pinaka-loosely term, green flag pong ginagawa niya, pero mga tao gusto nila red flag. Kaya yan yung daylan kung bakit ay wala siyang ginagawa masama, gusto niya tumulong, pero siya po ay pinagplanuhan patayin kasi na-offend daw siya sa katotohanan. Which deep inside, totoong sinasabi ni Jesus, kaya ayaw lang nilang i-reflect sa buhay nila sila talaga'y mali. Yan yung daylan kung bakit siya ay namatay sa krus. Dahil si Jesus kasi, hindi lang siya tao, siya rin ni Diyos. Alam niya ng kanyang torture, pagkapako sa krus, ay isang hudyat para matalo po ang kasalanan. At ang kanya pong dugo ang naging kabayaran sa lahat-lahat. Isipin, hindi na po kailangan yung buhay po natin na maging kapalit. Kaya yan yung dahil na kung ba't siya ay nabuhay sa pangatlong araw para matalo na po ang lahat ng kasalanan at kasamaan at meron pong buhay na walang hanggan. Pero,
Para mas natin maintindihan, ang kaligtasan po ay nasa biyaya ng Panginoon at wala sa ating mabuting gawa. Kasi po, ang dugo ng Panginoon si Kristo ay naging daan upang mabayaran ang lahat-lahat. Parang isang kriminal, pag siya ay guilty pero may nagbayad po ng piyansa, makakalayo po siya. Narinig niyo salitang piyansa? Opo. Opo. O, yan po ay isang pambihirang pagkakataon na kahit po hindi natin deserve yan, pag kung namin nagpiyansa, mabibigyan ng tiyatag na second chance. At yung isang tao, kung siya ay totoo talaga sa sarili niya, hindi na siya dapat gagawa ng krimen. Kasi alam niyang baka hindi na manghiharuit sa mga susunod na pagkakataon. Yan yung dahilan kung bakit may buhay na walang hanggan. Yun nga lang, ang kaligtasan ay nasa biyaya ng Panginoon at wala sa ating mabuting gawa. Pero may dalawang bay po para makamit yan. Una, narinig ba salitang repentance? Hindi pa. So first time lang? Opo. Opo. Kasi everything repentance po ay parang pagsisisi sa kasalanan. Halimbawa, pag kayo nagkasakit, di ba gusto niyo laging gumaling? Opo. Opo. So hindi po yung perfectong proseso. Nagkakamali po tayo 24 oras. Pero ang pinakaiba ay patuloy po tayo lalayo sa ating nagawang kasalanan. Magsisisi sa mga nagawang kasalanan, babaguhin ating puso at isipan. At ang pangalawa po ay ang pananampalataya sa Panginoong Hesukristo lamang bilang Panginoong Tagapagligtas. Pag nagawa natin dalawang bagay na yun, tsak, patatawarin tayo ng Panginoon, bibigyan tayo ng bagong puso at isipan, at higit sa lahat po, anuman ang pagsubok na pinagdaanan natin, meron pong pag-asa. Hindi sa mundo nito, kundi sa Kanya lamang, at dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. Meron na lang po ilan sa mga tanong nito bago umalis, pero ito po, sa tingin nyo kaya, nagsasabi kaya ang totoo sa ating napag-usapan po? Opo. Mm-hmm. Opo. Pero pag-iisipan nyo po ba ating napag-usapan po? Opo. Opo. Okay, ito po. Mahilig ba kayo hindi man mahilig magbasa, no? Kayo ba'y nagbabasa ng Bible araw-araw, walang palya? Minsan po. Minsan. Minsan lang din po. Minsan. Naintindihan ko naman. Ito, kunwari lamang, no? Halimbawa, pag kayo nagugutom, bibili kayo ng pagkain. Opo. Opo. Okay, so kunwari lamang, lahat dito sa parke ay saradong tindahan at ang bukas lamang ay isang convenience store. Medyo konting takbo lamang, kunwari. Bibili talaga yung pagkain para hindi lalo sumakit ng tiyan nyo. Gagawa kayo ng paraan. Tama po ba? Tama po. Opo. Sana naman rin po, ganun din po yung ating mindset kapag po sa spiritual na buhay. Kasi bakit? Konting trivia lamang. Alam niyo po ba na kapag isang tao po ay humahaba ang kanyang lifespan, isa yung humahaba ang kanyang buhay dahil sa limang aspeto. Una, ang kalusugan niya, hindi niya pinapahamak. Pangalawa, naghahanap siya ng mga kausap kasi pampahaba din ng buhay po yon. Pangatlo, nakokontrol niya po yung emosyon. Ibig sabihin, okay lang po malungkot pero yung the next day, recovered na. Hindi yung parang mukmuk na lang at kulang na lang magpapakamatay na. Pang-apat, yung tinatawag nating mental. Maayos pa rin po pag-iisip niya kahit stressful ang nangyayari. At alam niyo po, nung panglima, spiritual. Ibig sabihin, nagtitiwala sa Panginoon. Sabi kasi sa pag-aaral na yun, may pagkakataon talagang lalong hahaba ang lifespan ng buhay. Hindi masabi kung ilan talaga, pero maraming faktor. Depende kung nasa probinsya ka o nasa Maynila or urban. Ang punto lamang, kapag pinahalagan po nating spiritual o yung isang aspeto na yan, nabasahin yung kanyang salita araw-araw, kasi parang love letter po yan sa atin. Na gusto ito ibahagi ng Panginoon sa atin para yun yung maging gabay natin para hindi tayo mapahamak. Kasi ang bad news, tayo po lahat ay guilty, lahat tayo ay makasalanan. Kaya lahat tayo sa impyerno itatapon. Walang sino man ang mabuti, sabi sa Biblia. Pero, may mga tao maliligtas, hindi dahil sila yung mabuting tao, kundi mabuti po ang Diyos. Sa pagsisisi sa kasalanan at sa pananampalataya sa Panginoong Hesukristo lamang, na naigpo ang awa ng Panginoon at ang kanyang biyaya sa kaligtasan, kaya dahil doon may maliligtas dahil yun sa biyaya ng Panginoon. Dahil doon meron pong buhay na walang hanggan. Maraming salamat po sa inyong munting oras. Meron ba yung katanungan po? Wala naman po. Wala po. Maraming salamat po at magingat po kayo. God bless po. Ingat din po kayo. Ingat po. Thank you din po.